Ang pag-uusapan po natin sa oras po na ito ay ang dalawang nagpapakalat po ng maling impormasyon na pinagmumumura ni Ninyo Barsaga kahapon. Bagamat si J. Cash Boy, hindi ko alam kung in-identified niya, pero definitely si Maharlika identified sa kanyang pagmumura. Ito po, panoorin ulit natin. Ilan talaga ninyo? Ha? Lalong-lalo na yung pating yung lawlawang suso na nasa Amerika, na si Maharlika. Utang inang yan, nakakahiya ang babaeng yan. Naturingan pa naman ang pakilala. Ha? Pakilala niya nung una nung election. BBM! Utang ina, nung nanalo yung kanyang pinangangalandakan at nung hindi nakaporma at hindi nakaata, nakabola doon, utang ina to. Ayun, nagangak-ngak na na kung ano-anong pinagsasabi kay BBM. Ha? Anong alam mo sa issue dito? Eh, nasa Amerika kang putang ina mo ka. Yun. Totoo ang mga sinasabi dito nitong si Ninyo Barsaga. At wag po tayong maniniwala kay Maharlika na pag ginagawa niya ang kanyang mga vlog alang-alang sa Pilipino at sa bansa. Hindi po. Sinisira niya po ang unity ng mga Pilipino. At yung pagkakaisa na yan, ang tanging paraan sana para po tayo sumulong sa kasalukuyan at sa hinaharap. Pero ginagawa ng mga vlogger na ito, katulad nitong si Gcash Boy at si Maharlika, eh mga pagpapakalat ng maling impormasyon. Kaya sila kinall out nitong si Ninyo Barsaga eh, kasi nag-aabu-abugaduhan sila sa isang tao. Wala namang problema kung ikaw ay may alam sa batas. Ano, hindi naman yan pag-aabu-abugaduhan. Kasi alam mo eh, katulad ng ginagawa po natin dito, alam po natin kung ano po yung mga sinasabi natin dito. Pero para abugaduhan mo ang isang tao na parang tiyak na tiyak ka na siya ay walang kasalanan, samantala ang sinasabi sa mga balita ay ganito, ngunit hindi ko rin naman sinasabi na may kasalanan. Ha? Ang punto lang, wag silang magpakalat ng mga maling impormasyon. Unahin natin to si Maharlika. Ano ang maling impormasyon na pinapakalat dito ni Maharlika sa kasalukuyan? Akalain mo, ini-issuehan niya ngayon si Secretary Benjamin Abalos. O, tingnan nyo ha, sabi niya sa post niya, binabasa ko lang ang Degamo. Marunong ka bang magbasa? Versus Tebes with Abalos participation. Pero hindi ibig sabihin, nakalimutan ko na ang pagprotekta ng kuting at babaeng ahas kay Michael Masmugs. O, di ba maling-maling impormasyon kagad yung kanyang isinasalang dito. Eto pa, may taga Negros Oriental na nagtimbre na may sabit si Abalos sa Degamo, Tebes issue. Ngek! Alamin yan sa live mamaya na. Bakit di siya nag-live? Tingnan mo, ano ang resulta tuloy ng mga tanga niyang manunood? Sabi nitong Romy Espeleta, una pa lang may hinala na ako, may kinalaman si Abalos at Remulla. Tingnan nyo, nagiging tanga na tuloy yung kanyang mga manunood. Yan ang style ng dalawa. Pag may gusto silang alisin sa pwesto, meron silang isa-sacrifice na tao katulad ni Percy Lapid. Sinakripisyo nila para kay DJ Bantag. Yun ang produkto ng katangahan kung saan sinasabi tuloy dito ni tong si Ninyo Barsaga na nililito nila ang mga tao. Mag-move on na kayo, mga talunan. Si Maharlika, talunan na rin yan kasi bakit siya talunan? Hindi niya nakuha yung gusto niyang kunin eh, sa gobyerno. Eh, no? Puntahan natin ngayon itong si Gcash Boy. Oh, dito si Gcash Boy, mga post din ito, puro maling impormasyon. Oh, tingnan nyo ha. Yung title na lang ng video, tingnan natin. Pakita ko lang sa inyo. Oh, sabi niya rito sa title, mga opisyal ngayon, una bibig bago gawa. Pagagalitan ka ni Governor Gwendolyn Garcia. Sabi ni Governor Gwendolyn Garcia, nung pinasinayaan yung Cebu Rapid Bus Transit sa may Cebu Province, eh yun daw po ay puro salita ng mga nakaraang administrasyon, pero tanging si Pangulong Bongbong Marcos ang tumupad sa mga pangako ng nakaraang administrasyon. Kaya sinabi tuloy nitong si Governor Garcia, gawa, hindi salita. Ikaw talaga, wala kasi akong pinipindot-pindot na ganun eh. No? Yung mga tumatawa-tawa, kaya ako na lang mag-improvise. Ikaw talaga, banat ba yun? Oh, sorry, nabanggit ko. Ikaw talaga, Gcash Boy. Oh. Bakit ba Gcash Boy ang binansag sa'yo ng mga manunood? Kasi ang pagkakaalam ko dati, pero tinanggal mo na eh. Meron kang
parang fundraising. Sabi mo doon, teach man how to fish. Don't give them a fish. Parang ganun, something like that, ano? Tapos meron kang fundraising program. Sinasabi mo, itutulong mo daw sa mga nangangailangan. Eh, anyway, kung talaga naman ganun ang iyong layunin, di wala namang problema doon, Gcash boy. O ngayon, dumako tayo dito po sa ating balita na kung saan itong mga sinasabi nitong si Maharlika at saka nitong si Gcash boy ay pawang mga maling impormasyon at tama itong si Ninyo Barsaga. Mag-move on na kayo, sabi niya, mga talunan. O, panoorin po natin ang balita at reaksyonan po natin ito paunti-unti. Iga nilang matataas sa kalibre ng armas ang nasamsam ng lusubi ng mga otoridad ang limang bahay ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Wala pa rin sa bansa si Teves, pero sabi ng abogado niya, hindi raw siya nagtatago. At ang update po dyan, ha? Itong si Congressman Teves is should be presumed innocent until proven otherwise. Ibig sabihin, hindi po natin siya dapat, hindi siya dapat husgahan ng batas nang hindi siya dumadaan sa tamang proseso. Pero sa harapan ng publiko, hindi nyo masisisi ang tao. May kanya-kanya tayong perception eh. Kapag ka ang publiko naniwala na siya yung kasalanan, opinion nila yun, walang magagawa itong si Congressman Teves. Maliban na lamang, kung yung kanilang opinion, tinranslate nila ito sa hindi magandang kaparaanan at parang lumalabas sa sinisiraan nila si Congressman Teves at baka madali naman kayo pagka gano'n ng libelo. Kaya ingat-ingat po mga tol. Going back, etong si Congressman Teves, humiling po ito ng extension ng kanyang travel clearance sa House of Representatives. Pero sinasabi po ng Secretary General ng House of Representatives at saka ng ating Speaker of the House na si Ferdinand Romualdez, Martin Romualdez, hindi nila inaprubahan ang extension na hinihingi nitong si Congressman Teves bagkos natatapos na po kahapon kasi ang validity ng travel clearance na inisyo noong February 27 ay February 28 to March 9. Siya po ay pinayagang pumunta sa Amerika for personal reason. At dahil po doon, na-expired na ito kaya ine-expect na umuwi na dapat siya. Ngunit wala pa rin po siya hanggang sa kasalukuyan. Kaya parang ang mangyayari po dyan, baka may internal rules ang House of Representatives and they will deal with it according to that rules. Pero sa harapan ng publiko, dapat umuwi na si Congressman Teves dahil siya po ay binabatuhan ng napakaraming aligasyon. Ngayon, ano, pagpatay sa di umano'y pagpatay noong 2019 at dinadawit na po siya ngayon sa pagpatay dito po kay Governor Ruel Degamo at walo pang iba at pagkakasugat ng 17 katao. Kasama na rin dyan yung nangyaring search warrant implementations kahapon na nag-yield po ng iba't ibang armas at explosive. Maya-maya sa balita mapapakinggan po natin kung ano yung mga paglabag na yon. Pero ang sinasabi po kasi ng abogado nitong si Congressman Teves ay planting of evidence daw po ang possible na nangyari. Pero titingnan natin yan ano, at pag-aaralan natin mamaya ano ba yung planting of evidence base doon po sa mga di umano'y nalabag ni Congressman Teves sa pagtataglay ng mga armas na hindi po legal. Okay? Patuloy po natin pakinggan ito pong balita. Inlang daw ng raid sa mga bahay niya ay magtanim ng ebidensya. Saksi, si Maki Pulido at Marisol Abdurrahman. Pinasok na naka-full battle gear ng composite team ng CIDG kasama ang Special Action Force at Philippine Army ang isa sa mga bahay ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa Bayawan City. Halos buong araw ang paghalubog at paglalabas sa mga nasamsam. Limang bahay sa probinsya ang nilusob at ginalugan, kabilang ang 2 property sa Basay City na pag-aari raw ng ilang kaanak ng mga Teves. Okay, ang mga nasamsam na yan, per se, that is legal. Ano? Kasi merong search warrant eh. That is the essence of the search warrant. Alam nyo po mga tol, lahat po tayo katulad ng binanggit natin sa nakaraang live streaming natin, ay meron pong karapatan sa ating mga ari-arian, sa ating pagkatao. Nakalagay po sa Section 2 ng ating Bill of Rights Article 3 ng 1987 Constitution, the right of the people on their persons, houses, papers, and effects on illegal searches is inviolable. Ibig sabihin,
Kapag ka inviolable, hindi po ito pwedeng labagin ng kahit sino, kahit taong gobyerno o pribadong individual, except upon the issuance of search warrant. That search warrant must be issued by the judge upon determinations of probable cause. Ayon po sa balita na napanood po natin kahapon, meron daw pong reasonable ground to believe that a crime may be committed and probably a contraband must be allegedly there doon po sa subject ng search warrant. Kaya in-issue po ngayon yung search warrant. 10 search warrant po ito. At yung mga nakuha, katulad ng sinabi natin, per se is admissible as evidence. It's up to now to the defense to prove na merong irregularity or the same is inadmissible as evidence. Kasi ang gagawin lang naman ng prosecution dyan, ipasasubmit sa kanila ng kapulisan, tapos ipoprosecute ng prosecution at ipapakita sa korte na ang mga kontrabando na ito ay illegal at ito ay nakuha sa pamamagitan ng search warrant performed or implemented under the presumptions of regularity. Kaya kung hindi i-strike ng depensa, maaaring mahatulan yung concerned na tao dito. Walang iba kung hindi si Congressman Tevez. Pero ano ba ang sinabi ng abogado dito ni Congressman Tevez? Planting of evidence daw po ito. Tingnan natin. May ilang naaresto roon kabilang ang gwardiya at caretaker ng bahay. Marami nakatagong armas ang nasamsam. 16 na baril ng ilan ay high caliber gaya ng M4 at shotgun. Daang-daang bala, 3 granada at grenade launcher. 10 search warrants. 10 search warrants yan, ha? Warrants, ang subject po nito, mga premises, 5 po ang subject premises sa iba't ibang lugar. Una, yung violation of Republic Act 9516, which is yung with regards sa explosives. And yung isa po, yung sa firearms, yung 10519. Sabi ni Interior Secretary Benhur Abalos, may kaugnayan ang raid at search warrants sa kasong murder ni Tevez dahil sa magkakahiwalay na pagpatay sa 3 individual noong 2019. Wala raw kinalaman dito. Ayun, ha? Walang kinalaman dito ang Degamo case, pero may kaugnayan daw po ang mga baril na yan sa naganap na pagpatay noong 2019. Paano ngayon i-establish ng ating law enforcement authority na talagang may kaugnayan? Meron pong tinatawag na ballistic examinations. Yung ballistic examination, ito po yung kaparaanan kung paano tinutukoy na ang isang baril o isang bala ay nagmula sa iisang baril. O ang baril na ginamit doon sa pagpatay sa pamamagitan ng bala na nakuha doon sa crime scene ay parehas na bala na lumabas po doon sa baril. Yan ay tinatawag na individual at class characteristic. Meron po kasi mga land and groove sa loob po ng baril, ng isang baril, yung bilog. Pagka sinilip mo, may butas, di ba? Yun po yung baril na tinatawag. Yung land and groove, ang tawag po doon ay ripplings pag nag-aral po kayo ng ballistic. Yung ripplings na yon, merong individual characteristics. Ibig sabihin, hindi kailanman magkakaparehas ang mga markings ng isang baril sa ibang baril. Para siyang fingerprint, merong individuality characteristic. Kaya kapag ka nakuha ang bala at test fire ngayon yung confiscated na baril at yung test fired bullet, kinumpare ngayon doon sa slug na nakuha sa crime scene, pag comparison, yung tinatawag na juxtaposition, titingnan ngayon yun sa microscope. Ano? Pag tiningnan yun, makikita kung parehas ang kanilang mga striations na tinatawag, mga markings po yun. Pag parehas, nobody can deny now na yung bala ay talagang nagmula doon po sa baril. 100% accurate po yan. Kapag ka napatunayan yan ng ating mga law enforcement authority, magiging matibay na ebidensya po iyon na ang baril ay nagamit sa pagpatay noong 2019. Binanggit kanina, planting of evidence, serious allegations po yon. Bilang isang dating pulis, hindi ako tanga para magplant ako ng ebidensya. Bakit? Kasi alam ko kung ano ang sinasabi ng batas. Unahin po natin ang Republic Act 10591, under Section 38 po nito, nakalagay po dito,
ang liability for flaunting of evidence. Makukulong ka po ng prison mayor 6 na taon at 1 araw hanggang sa 12 taon kung magtatanim ka ng baril sa isang tao para maging ebidensya ito laban sa tao. Kapag ka ikaw naman ay nagtanim ng explosive sa isang tao, mas malala po ito para po itong planting of evidence ng droga. Ang kaparusahan doon, life imprisonment to death, pero wala namang death, kaya life imprisonment na lamang sa droga yon. Pero dito sa explosive, kapag ka ikaw ay nagtanim ng ebidensya, ang magiging penalty mo ay reclusion perpetua. 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. Kaya kung ako pulis, hindi ako tanga para magtanim ng ebidensya. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Nag-aral ka ng 4 na taon. Yung pag-aaral mo ng 4 na taon, magre-review ka ng 1 taon o kalahating taon para makapasa ka sa board examinations, mag-a-apply ka sa PNP, aabutin ka rin ng almost half a year. O kung hindi man, ang daming mga hindi nakakapasok agad, inaabot ng taon. Fortunately, nakapasok sila kinalaunan. Sasayangin mo ba yung paghihirap mo na yon para lamang magtanim ka ng ebidensya sa isang tao na wala namang kasalanan? Diba? Kaya ako, yung mga nahuhuli na nagtatanim ng ebidensya, mga tanga yun. At pinagbabayaran po nila yung kanilang mga kagagawan sa katangahan nila bilang isang law enforcement authority. Eh yun, nakakulong na sila ngayon. Ito, hindi natin alam kung may nagpagtatanim dito ng ebidensya. Pero alam nyo, napaka-influential ni Congressman Tevez. Hindi ka tangang pulis para magtanim sa isang tao na napaka-influential. Para kang nagtampo sa bigas, ika nga. At higit sa lahat, yung mga pagtataglay ng mga baril na ito, ipinagbabawal po yan sa batas. Yung mga pinakita ko pong batas sa inyo kanina, ito po yun. Republic Act 10591 para po sa firearms. Actually, PD 1866 as amended by Republic Act 8249 yan eh. Further amended by Republic Act 10591. Tapos, yung explosive, halimbawa may granada, eh hindi ka naman pwedeng magkaroon ng granada kahit ikaw ay isang mayaman na tao. Ang granada, saka mga RPG, yung rifle-propelled grenade na tinatawag, eh hindi ka pwedeng magkaroon yan kasi that is a high-powered firearms na hindi po inaalaw na magkaroon ng isang pribadong individual. Kaya definitely, hindi po iyan magkakaroon ng lisensya. Ngayon, ano ba ang kaparusahan ng mga nabanggit? Ang explosive, capital punishment po, reclusion perpetua po ito. Kaya wala po itong bill pagka malakas ang ebidensya. Pero ang mga firearms, depende po doon sa firearms. Ano, kasi marami pong kategorya ng firearm na hindi ko na po madedetalye sa inyo, kukulangin po tayo ng oras. Pero depende po yun. Halimbawa, 38. Iba pa rusa sa 38, sa 45, sa 9mm, o sa 55mm, o kung ano, 50mm, kung ano-ano pa. Shotgun. Iba-iba po ang parusa dyan. Ano? Ngayon, balik po tayo dito sa balita. Ang kaso ng pagpatay kay Governor Ruel Digamo noong March 4, bukod kay Congressman Tevez, subject din ng search warrants ang 2 anak niyang sina Kurt Matthew at Axel at iba pang individual. Ayon sa kalihim, walang papeles ang mga armas at dati pa raw pinakukumpiska. O, tanong, makakasuhan ba ang mga anak ni Congressman Tevez? Of course, kasi sila yung nakalagay doon sa search warrant. Kaya sila sinearch warrant dahil merong pag-impormasyon na ang mga nabanggit na individual, si Congressman Tevez at ang kanyang mga anak ay nagtataglay ng mga illegal na baril. Ngayon, dahil may mga ebidensyang nakuha, sasampahan ba sila ng kaso? Definitely, sasampahan po sila ng kaso. Kapag ka-explosive ang isinampas sa kanila at kung malakas ang ebidensya, hindi po makakapag-bail ito pong si Congressman Tevez at ang kanyang mga anak. Pero syempre, may naunang kaso eh, yung murder noong 2019. Kapag yun po ay nailabas na ang warrant of arrest, no bail din po yun. Sa ngayon, gumugulong pa lamang ang proseso. Ano, parang bantag po ito. Dadaan po yan sa preliminary investigations and let's see kung ano ang magiging approach ni Attorney Ferdinand Topacio being the lead counsel dito kay Congressman Arnie Tevez. Tingnan natin kung ang parehas ba ang magiging taktika nila sa ginawa po ng mga abogado nitong si Gerald Bantag na si Rocky Balisong.
Okay, tuloy pa po natin mga tol. Spurious kasi yung mga documents niya nung araw pa eh. Kaya nga sinasabi ko nga sa PAO, bakit hindi nyo... Pag sinabing spurious, ibig sabihin kahina-hinala. Ano? Hindi po yun, hindi po naaayon doon po sa mga legal na dokumento na na naisumite. Pag spurious ang document, eh definitely illegal na rin po yung baril kasi hindi po legal nga yung mga dokumentong isinumite sa Firearms and Explosive Office. Tandaan po natin, lahat po tayo pwedeng magkaroon po ng baril. Depende sa circumstances. It is not a right, but it is a mere privilege. That anytime, kapag ka tayo po'y umabuso, it could be taken away sa atin. Parang ganito, nangyari kay Congressman Tevez. Tinanggalan po siya ng LTOP, ano, yung License to Own and Possess Firearms, at nilimitahan po yung kanyang mga pag-aari o pagkakaroon ng lisensya sa mga partikular na baril. Tandaan din natin, ang tao, kapag ka ikaw ay may baril, dapat meron kang lisensya. Para ka nagmamaneho ng sasakyan, dapat meron kang driver's license. Ikaw naman, dapat may firearms license. Eh yung rehistro ng baril mo, dapat iba din. Parang sasakyan. Meron kang lisensya, pero kung hindi rehistrado, ang sasakyan mo, bawal. Ganon din sa baril. Kapag ka meron kang lisensya at hindi rehistrado baril mo, bawal din yun. Meron yung kaukulang penalty under the law. O tuloy po tayo mga tol. Pakuha yan. Tingin ng CIDG, mas marami pa raw nakatagong armas ang mga Tevez. Kung ano po yung mga nakuha ninyo, sir, ito po yung initial information that you had before or yung mga information na nakarating sa inyo nung una, hindi nyo na po nakita sa actual operation na po. May mga nakita po kami na mga hindi po. More powerful than what you have confiscated now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang tanong ngayon, nasaan na si Representative Arnie Tevez? Yan, ang malaking katanungan ngayon kung nasaan siya. Pero ang sinasabi po ng Kongreso ni Speaker Martin Romualdez ay nasa Asia daw po. Pero hindi natin alam dito sa Asia. May nagtatanong, ano ba yung fruit of poisonous tree? Paki-explain. O sige, for the purpose of this discussion, simplified lang natin ang explanation. Ito po yung mga ebidensya na nakuha sa illegal na kaparaanan. Ganun lang po yung kasimple. Kapag ka, halimbawa, hinalughog ang bahay mo nang walang search warrant, may mga ebidensyang kinuha doon at gagamitin sa iyo, actually, hindi na nga dapat tawagang ebidensya yon kasi inadmissible po yon. Yon ay mga kontrabando pero hindi pwedeng gamitin laban sa iyo kasi hindi po regular at illegal nga po ang pagkakakuha dito. In other words, ang fruit of poisonous tree is a doctrine that is not accepted because of inadmissibility of evidence. Yun po ang ibig sabihin ng fruit of poisonous tree sa madaling paliwanag lang. Pero meron po kasing jurisprudence dyan eh, na hindi ko na i-discuss dahil hindi naman po kayo mga criminology student. Tuloy po tayo mga tol. Napakasi siya sa Pilipinas. Kahit hanggang March 9 lang dapat ang travel authority na iginawad sa kanya ng kamera nang magpunta siyang Amerika. Humihingi raw siya ng extension hanggang April 9. Pero sabi ng House Secretary General, di pa siya pinagbibigyan. Sinabi namin doon sa mga tao kanya, kailangan pag nag-request ka ng travel clearance or extension thereof, you must specify country or countries you will visit and the time, the age. Pinayuhan na siya ni House Speaker Martin Romualdez na umuwi na sa lalong madaling panahon. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nasa Asia na si Tevez. Nakausap na raw siya ng abogado niya kahapon. I'm sorry, hindi pala si Martin Romualdez ang nagsabi. Ano? I'm sorry, I stand corrected. Ang nagsabi pala na nasa Asia na siya ay si Secretary of Justice Boying Remulla. Hindi binanggit kung nasaan si Tevez, pero gate niya, nagpapagamot daw ito at hindi nagtatago. He expressed his intention to face the charges, to face the accusations. Itinanggi rin daw ni Tevez na may kinalaman siya sa mga pagpatay noong 2019 na ipinupuko sa kanya ng PNP. Sabi pa raw ni Tevez, para raw magtanim ng ebidensya ang layan ng raid sa kanyang mga bahay at noong isang buwan pa raw siya may impormasyon. Nauna na nga raw siyang nagsuko sa PNP ng lahat ng kanyang mga baril. Okay. Actually, less talk, less mistake eh. Ano kung sinasabi mo kasi na alam mo na noong nakaraang buwan pa lamang na maaaring magkaroon ng searching sa iyong property, dapat sinuri mo na. Umalis ka, 27, definitely, meron kang pagkakataon from 26 and below
na makapagsumite ng mga gamit po na yan sa ating PNP. Hindi niya ginawa. Tapos, nagkaroon siya ngayon ng pagpapahayag in public doon sa pamamagitan ng kanyang upload sa kanyang Facebook. Sinasabi niya ngayon na humihingi siya ng pakiusap. Ano, nakikiusap siya na kung maaari hintayin siya para pagdating niya rito sa kanya isusurrender. Hindi po ganun. Alam nyo, kapag ka meron pong illegal na nangyayari, unlawful activity that is happening, dapat isuppress ka agad yan ng ating gobyerno. That is the essence of the protection na nire-receive po natin sa ating gobyerno. Diba, sabi nga sa Constitution, the prime duty of the government is to serve and protect the people. Kaya the moment na meron pong unlawful activity that is happening or that have happened or is about to happen, eh dapat umakpo ang ating gobyerno. At ganun ang ginawa nila. Nag-act sila, nag-file sila ng search warrant at nagresulta po ito sa confiscations at recovery ng mga nabanggit po na illegal firearms and ammunitions as well as explosives. Sana lang yung safeguards ay i-follow. Well, ang report sa amin... Ito naman, ano? In fairness naman dito kay Congressman Tevez, in fairness po sa kanya, ang sinasabi kasi ng mga witness at ng kanyang abogado ayon sa mga sketchy report na nare-receive nitong si Attorney Ferdinand Topacio, eh parang irregular daw po yung nangyaring searching sa property ni Congressman Tevez. Bakit daw irregular? Kasi sinasabi ng mga staff, wala raw pong witness na nag-witness doon po sa nangyaring searching. Kaya kung ganun ang pangyayari, I believe, though nakuna ng ebidensya, pero favorable po iyon para po kay Congressman Arnie Tevez. Kasi kung walang witness, violation po iyon ng police procedure, especially sa rules of court. At inadmissible yon as evidence. Parang magiging fruit of poisonous tree yun. Kaya hindi pa pwede. Kaya ang iniisip ko lamang, hindi naman siguro tanga ang mga police. Nang sa ganun, gagawin nila na walang witness para po mag-search ng property. E ako po, more than 40 na search warrant nung ako po ay police ang na-experience ko for almost 10 years ko sa service. Yan ang kadami na aking na-experience. At bilang naging investigador nung mga panahong iyon, hindi ko papahintulutan na ang searching party ay walang witness. Otherwise, magiging mahina po yung aming kaso at mababasura po ito ng korte. Baka nga hindi ito umabot sa trial eh, kapag ganun ang nangyari. Kasi bakit? Antimano, magpapail lang ng demurrer of evidence itong kampo dahil nga illegal ang pagkakakuha mo at kakatigan nyo ng korte kung hindi tama yung ginawa mo. Kaya siyempre, claim ito ng party ni Congressman Arnie Tevez at it's up to them now to prove na merong irregularity doon sa conduct ng search warrant. Kasi alam nyo, ang implementation po ng search warrant, it is always seen by the court as being conducted with regularity. Kaya pagka ang search warrant, implementations po nito, ikaw-questionin mo, you have the burden now to prove that the same was conducted irregular. Ano? Hindi yung prosecution ang magsasabi na ito ginawa namin with regularity. Ano? Yun po yung essence po niyan, mga tol. O, tapusin na po natin ang panonood dito po sa balita. Pinalabas lahat ng occupants, pati yung lawyers namin. Nagtataka lang kami. O, bakit nyo palalabasin? Pati yung lawyer. Wala pang tugon dito ang PNP. Ang seguridad naman sa Negros Oriental, mas hinigpitan pa. We have just deployed. Yan. Maganda po ang ginawa ngayon ng ating mahal na Pangulo kasi ang instructions niya siguraduhin na mapayapa at matiwasay na dyan sa Negros Oriental. Kaya naman, sa pakikipagtulungan ngayon ng AFP through the Department of National Defense at ngayon nakita nga po natin dito sa balita, ito pong si Undersecretary Carlito Galvez at sa kakatabi niya po dyan si Chief of Staff General Andres Centeno, eh sinisigurado po nila ngayon na magiging mapayapa dyan po sa Negros Oriental sa pamamagitan po ng pagpapadala ng isang batalyon at ng sundalo. Hindi lamang pangkaraniwang sundalo ito, mga tol. Ang mga ipinadalang sundalo ngayon dyan sa Negros Oriental ay expert sa counterterrorism, yung mga nasa Light Reaction Unit ng PNP. Kung matatandaan ninyo, ang isa sa suspect sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo at iba pa ay specialized and highly trained individual.
siya po ay scout ranger at nabibilang doon sa ipinadala dito na light reaction unit ng ating AFP. Kaya napakagaling ng mga yan. Perhaps yung nakapatay kay Governor De Gamo, kasi ang sinasabi is 41 seconds lamang ang tumaga, ang tinagal nito. Baka pag-aim kagad ng Armalite, isang putok, tapul kagad si Governor De Gamo. O several shots, tapul kagad. Kasi ang sinasabi ng kanyang asawa, ang fatal shot na pumatay nga po dito kay Governor De Gamo, yung bala na tumama sa kanyang puso. Pilas po talaga daw ang puso nitong si Governor De Gamo. Kaya magaling talaga yung babarel. Ano, magaling talaga yung bumarel. Talagang well-trained. Alam nyo naman, bilang isang uniform personnel, tinetrain po kasi ito ng ating gobyerno. Ako, nung pulis ako, meron talaga kaming firearms proficiency test. At depende na lang sa iyo yan kung i-enhance mo yan. Pero basic, dapat maging marks, maging ano ka, maging marksman, ano? Marksman, it is shooter. Hindi, parang ang category lang is parang shooter lang, ano? Marunong kang pumutok at marunong kang magpatama. Kasi pagka marksman, upgraded na yata iyon ang pagiging shooter. Anyway, yan naman ay mga nababanggit ko lamang kasi may relasyon po dito po sa ating pinag-uusapan. Kaya naman, bilang pagtatapos sa ating live streaming na ito, ito pong kaso ni Congressman Tevez ay sumukat sa pamamahala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At taliwas naman sa mga claim ng mga vlogger na katulad nitong si Gcash Boy at saka si Maharlika, hindi po totoo na ito ay gawa-gawa lamang. Meron po talagang mga illegal na nangyayari and hindi rin totoo na ang gobyernong ito, karamihan sa mga opisyalis daw ng gobyernong na ito ay bibig ang inuuna, hindi po gawa. Eh, kitang-kita naman natin ang mga ebidensya. Nahuli po ang mga suspect, sinampahan na ng kaso, at hindi lamang dito, yung pumatay sa barangay captain sa Batangas, sinampahan na po ng kaso ang mga suspect doon at nasa restrictive custody na, pending filing of case din doon po sa isang lieutenant colonel na di umano'y mastermind sa pagpatay doon sa kapitan. At yung kahapon, pinost po ng ating PNP na yung tatlo po sa mga nagtangkang pumatay kay Governor Jaan po sa Lanao del Sur ay sinampahan na rin po ng kaso. Ito po ang ebidensya. Oh. Sabi po dito sa balita, inaresto kaninang umaga ng Bukidnon PNP ang tatlong suspect sa pananambang kay Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adjong Jr. na kinalala sina Amiruddin Dimatingkal Mandok, Nagak Dimatingkal Baratomo at Palawan Salem Makalbo. Inaresto ang mga ito sa bisa ng arrest warrant sa kasong frustrated murder at illegal possession of firearms sa Kailangan, Bukidnon. At hindi lang dito mga tol, kung i-elaborate ko pa kung ano ang ginagawa ng ating Pangulo, eh kulang ang isang araw para po maisa-isa po natin yan simula noong July 1 hanggang sa kasalukuyan. But anyway, sabi nga, kahit anong paliwanag mo sa isang tanga, eh hindi ka paniniwalaan kasi tanga nga ito. Mas maigi na ang bobo na ang IQ ay nasa less than 25. Nagkamali ako kahapon sa binanggit ko kay Coco Locoy. 26 to 50 ang nabanggit ko eh. Ganito kasi yan. Ang intelligent quotient, according kay Binet, ay naglalaro sa mga sumusunod. Kapag ka idiot, 25 and below. Kapag ka imbecile, 26 to 50. Kapag ka ay moron, 51 to 75 and so on. Ano, ganun po 'yon. Ewan ko kung anong level ng IQ ng kausap ko kahapon. Anyway, maraming salamat po sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang at bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Muli, maraming salamat po sa inyo. Shout out kay Min